Laptop. Oke, iya. Ini BTC. Super unusual ka BTC. So ayun guys, kung makita ninyo, no? Nakakita tayo dito ng entry signal kanina. So pinasok natin. Kasi nakakita natin yung yung tinuturo ko sa inyo, yung entry signal na strong. So nakita natin siya sa downtrend, ano? So kaya pumasok tayo sa downtrend. Yan. Nakita niyo around 31999, almost 32,000. So nasa si 32,000. So andito. Yan, nung nakita natin siya is actually andito talaga yun. Dito ko pinasok yun. Kasi diyan ko nakita yung pinakang ano natin. So pinakang signal. So nung pinasok natin yan guys, although sinasabi nung ano, sinasabi nung MACD na nung MACD natin na aangat yan. Yan, kumakita nyo parang paangat siya. Pero paliit na yung value, yung volume na nakukuha niya. Ibig sabihin, na-oversold na siya. Sa totoo lang kasi, bago ko, and isa pa, nagkaroon ako ng confirmation kasi, nung tiningin lang ko siya sa mga past events, sa mga past candles niya, past movements, so, price action, ano, nagdepende ako sa price action niya. So, nagkakaroon ng mga unusual na pagbabago dun sa dun sa movements niya. Tulad nito, sabi ni MACD, oversold na, kumbaga ma-oversold na tayo, pataas na tayo. And then suddenly dun sa pag-ano niya, sa price action niya, nagkaroon ng panibagong downtrend. So ito 'yun, nagkaroon ng panibagong downtrend. So which is naglead dun sa unusual movement niya. And then imbis na aangat na naman siya, gusto niya na naman umangat, nagkaroon na naman ng panibagong unusual movements. So, ganun. And then, sa upside, dun sa pataas, so, ganun din ang nangyayari. So, nagkakaroon din ng unusual movements. So, ibig sabihin, patas sila. Halos pare-pareho ang ginagawa, ang nangyayari o ginagawa doon. So, eto guys, ano. Nung napasok natin siya, alam naman natin na nagkaroon na siya ng dalawang unusual movements. So, isa na ito sa pinakamatinding, pinakamatibay natin entry. Nagkaroon na ako ng pangalawa pang confirmation at kay MACD, isa pang confirmation ulit na talagang pababa na siya. So, ganun yung nangyari. And then, in-enter ko siya. So, ito guys, mag-exit tayo dito. Nag-profit tayo ng almost 150%. So, dun pa lang, nakapag-profit tayo ng 150%. Kasi, sinunod natin yung entry natin na strong yung entry natin. And, based dun sa price action niya, price action movement niya, kaya ako nag-exit guys. Kasi, sa tuwing makikita ko na mag-ano siya, mag-green siya, nagtutuloy-tuloy siya. And then, at saka yung, kung mapansin nyo, yung logic niya, yung buntot niya, humaba ng kaunti. So, napansin nyo, humaba ng kaunti yung buntot niya. Kada humahaba ng kaunti yung buntot niya, nagkakaroon na siya ng reversal pattern. Hindi natin sasabihin na reversal pattern kasi hindi na natin tinatapos yung trend. Kasi maliit lang yung time natin, time limit natin na 1 minute. Pero, pwede natin siyang i-apply dun sa higher time frame. Yung entry na sinasabi ko sa inyo, is pwede mo yan i-apply dun sa higher time frame. So, ganun yung nangyayari. So, dito sa logic, dito sa ka-logic channel, dumedepende tayo sa price action. Meaning, dumedepende tayo sa logical analysis na nakikita natin, real time. Hindi tayo dumedepende sa basta lang na baka ito maguguhit-guhit tayo, na ito dependent tamaan ng ginto, dependent tamaan ito. Magdidepend tayo dun sa real time na kung paano nagre-react yung mga binabayarang
yung mga binabayaran nilang mga indicators na sabi nila mag-buy ka dito, mag-sell ka dito. So, ganun yung ginagawa natin. So, ibinibigay ko na sa inyo, hinahain ko na sa inyo yung mga possible na mangyari, which is, na sinasabi ko sa inyo is, lahat yan ay may kasamang logic. So, ibig sabihin yan, alam mo na yan, nasa sayo na yan, alam mo na yan, pero, you miss the small details. Yung details na small, so, magbabayin sana ako dito, no, kasi kaso lang is, nagre-recording tayo, so, hindi na ako nagbayin. So, ganito na, basta gusto ko kasi kayo matuto. Gusto ko with examples, ganun. So, ganun. Kasi pag-angat niyan, kung konti lang naman yan, it's either tatama yan dito or hindi, magbabounce back na naman. So, ganun kasi yung ano niya, price action niya. And, lagi niyong tatandaan, ang lamig guys, sorry. Lagi niyong tatandaan, unang-unang yung titignan is yung mga previews. Halimbawa, previews ng candlesticks. Gaano ba kalaki yung mga previous candlesticks na nangyayari? So, may chance pa na maging sobrang laki yung mangyayari ngayon? Kasi, makikita mo yan sa mga previews. So, tulad ng sinabi ko kanina. Sorry guys, medyo malamig yun. Tulad ng sinabi ko kanina, pagka nagkakaroon siya ng buntot, normally, unusual talaga yung movement niya, pero masasabi ko na, normally na, ganun yung nangyayari. Kasi, yun yung nagiging price action niya, simula sa umpisa, hanggang ngayon. So, ibig sabihin, sa higher time frame, parang halos hindi nagbabago yung movement niya. So, kapag katinignan ko to sa higher time frame, for sure, ang movement nito is sideways lang. Kasi, pare-pareho lang ang ginagawa siya dun sa lower time frame. Tulad nito, itingnan natin sa mas mataas. Mas mataas. So, ayun. Nakita natin dito, ito, itong part na to. Nakita mo na kanina pa yan. Per hour yan. Per hour. Ibig sabihin, kanina pa siya nagsasideways na nagsasideways. Pero, may pattern yung galaw niya. Minsan, akit lang siya konti. Tapos, ano, magkakaroon siya ng isang green, tulad nito, isang green, tapos unusual movement na, kapag ka nagkaroon, ito yung entry trigger na, kumbaga isa to sa strong entry trigger mo eh, ayan yung strong confirmation mo eh, confirmation entry na dyan nagsasabi, yung mga AI, yung mga binibili nating indicators, dyan sila nagsasabi na, oy, mag-buy ka na dito, mag-sell ka na dito. So, ganyan yung ginagawa nila. Kasi, yung mga previous, yung mga previous na movements nila, nakukollect niya na yung mga data. Kung ano-ano yung mga data na kinukollect niya. Pero, most of it is yung lagi mong iseset aside, na kinukollect lang yan, yung data na kukuha niyan, true volume. Kaya dito guys, masasabi ko sa inyo na, volume matters and majority is volume, and si volume talaga isa sa pinakamahal. Ito hindi ko masabi sa isa, pero siya talaga yung major sa tingin ko lang, kasi para sa akin na as a logical thinking natin na si volume talaga yung pinakamahalaga dito. Kasi kung wala yung volume na yan, wala silang susukatin yung mga indicators na yan, hindi niyan masusukat kung ano yung naging takbo nung nakaraan. Example na lang, itong candle na to, kung hindi niya alam yung volume niyan, paano niya masasabi na ganyan yung movements niya, ganyan yung magiging itsura niya, kung walang volume? So, di ba, ganun? So, kaya mai-consider natin si volume as a major indicator natin. So, ibig sabihin, kapag may volume yung isang bagay, ibig sabihin, may value siya. Kasi nga, may volume siya. Diba sabi nga, ang tawag dito, volume matters, diba? Basta yun, ganun. Yung logical thinking mo is pagganahin mo. So, alam ko na, ito kasi yung sinasabi na, ayan na, hinahain ko na sa'yo yung pagkain. Pero, kumbaga, kainin mo ng maayos. Paano ba kainin or inumin mo ng maayos? Halimbawa, tulad sa ganito, umaga kape. So, ang kape mo ngayon, dati ang kape mo is nagtitimpla ka pa ng kape,
lalagay ka pa ng tantsa, tatantsahin mo pa yung asukal, tatantsahin mo pa yung kape nilalagay mo, o creamer, kung may creamer. So, dati, ang ginagawa mo is ganun yung ginagawa mo nung baguhan ka pa lang o nung hindi pa natutuklasan yung 3-in-1 na yan. And, nag-iiba-iba yung timpla. Minsan, masarap magtimpla yung nanay natin kasi hindi natin alam secret nila. May sukatan sila na ito pala yung masarap. Sinusukat niya ng mga nanay natin. Kaya ang sarap, sarap ng timpla ng nanay natin. Which is, na-improve niya yun through yung lagi nilang ginagawa. So, ganun lang. Kailangan natin is practice. And then, ito, magkakape ka. Iinumin mo na lang. Titimplahin mo na lang. So, kumbaga, iinumin mo lang maayos. Ang gagawin mo pa, ang mailalagay mo pang tubig. Nandiyan na, timplado na. Nandiyan na rin ang instruction. Hinahain ko na sa inyo ang instruction. Ito na ang instruction. So, sundin mo na lang ng maayos. Kahit in a different way, pero sundin mo ng maayos kahit yung way mo. Halimbawa, tulad ngayon sa kape, pwede mong lagyan muna ng tubig na mainit bago mo ilagay yung kape, or vice versa, lagay mo muna yung kape, lagyan mo muna ng tubig na mainit, saka mo haluin, o diba? So, ganun kasimple. Ibig sabihin, may rules, may requirements, kahit vice versa, kailangan maano mo siya, makuha mo siya, o diba? Pero, ang ginawa mo pa, andyan na, kakapihin mo na lang, may instruction na sa likod, nakasulat na kung paano gagamitin para hindi ka na rin malito. Kumbaga, ito na, detailed na. Kahit alam mo na kung paano gawin yun, detailed na. So, ang gagawin mo pa, lalagyan mo pa nung mainit, maligam-gam na tubig yung maligam-gam na hindi matutunaw yung kape. So, ayun guys, mamamali ka pa. Bakit? Kasi hindi mo inintindi yung requirements. So, lahat yan may requirements. So, napaka-easy ng requirements natin. Napaka-easy ng, kumbaga, confirmation natin na yun na yun. And, i-enhance mo na lang sa sarili mo. And, I guarantee you naman na hindi ka mapapahiya or hindi ako mapapahiya sa'yo kasi nasubukan ko na many times and I profited a lot, lalo na siguro kung malaki agad ang naging puhunan ko. So, I assured you yun. Although, nanggaling ako dun sa trial and error, sinubukan ko muna sa maliit. At saka ako pinalaki ng kaunti. Although, syempre, iba-iba tayo na diskarte sa buhay. Meron sa atin yung may kaya talaga. Ako yung is, nasabi ko na ako yung wala talaga. Pero, nag-gain ako dun sa pinakamahalaga sa lahat, yung part na knowledge. Yun ang pinaka-gain ko. And alam ko na kaya ko rin i-gain yung money na kinikita natin dito. Kasi through my knowledge. So, ganun po yun. So, hindi po natin basta-basta. Kung tutuusin nga, marami kang pera, wala kang knowledge. Mas mayaman ako sa'yo. Kasi ako may knowledge. May knowledge doon. Pero pwede mo rin magawa yun. And pareho tayong mayaman. Mayaman ka sa pera, mayaman ako sa knowledge. Pag pinagsama natin yan, mayaman tayong dalawa sa pareho. O, diba? So, ganun lang yun. So, kaya gusto kong i-share sa inyo yung kung paano ako natuto. Kasi nag-seek rin ako. Nag-seek rin ako, naghahanap rin ako ng tulong before na katulad ninyo na hindi ko makuha yung sagot sa YouTube, although nakikita ko may mga example sila, may mga ganito-ganito, pattern pa. Alam nyo guys, yung mga pattern na yan, may logic yan. Through this logical thinking, nandiyan na yung pattern. Inilalabas na yan, inire-reveal niya na yung pattern. So, sabi niya, ayun nga, tama si ka-logic ko. Ayun yung entry namin, oh. So, yung lagi namin ginagawa sa ka-logic channel, yung entry na yun, yung mga basic entry na yun, na ini-enhance lang namin, ayun pala yung pattern, no? Reversal na pala yun, no? So, bull, ano na pala yun, no? Yun na pala yung mga hammer, oh? yun na pala yung signs nung falling star, oh? So, ganun yun. Yung mga sikat na patterns na yan, lahat yan may logic. Hindi natin kailangan, uy, nagbubo siya ng double tap, uy, head and shoulder. Hindi na. Kasi dito, logical thinking mo na lang, inire-reveal ko na sa'yo yung mga conditions ng pattern na yan, which is the logical thinking na kailangan mo na lang unawain. So, ganun lang yung guys.
di na natin kailangan mag-drawing ng marami, maglagay ng mga lines-lines. Kasi, makakagulo lang yan. Pinapagulo lang yan yung isip natin. Which is, pwede naman natin matutunan in a simple way. So, ito yun, tinuturo ko na sa inyo. So, ayun na guys ha. Tandaan nyo lagi ha. Everything is logic in the logic channel. So, yun lang yun ha. So, hindi man ako vlogger. Tinuturuan kayo as trader. So, yun lang yun. Ano? Makinig ka lang. And then, i-absorb mo yung knowledge. Kung hindi mo naintindihan, balikan mo yung isang video. O yung iba pang mga video para mas maintindihan mo. And, balikan mo ulit yung hindi mo maintindihan para masabi mo na, ay, okay, na-gets ko na, naintindihan ko na. And, kapag kayo soon, kumita ka na, mag-comment ka. Rods, thank you. Kumita ako doon sa ginagawa mo na hindi ko nagagawa before. O, diba? Ganun lang kasimple. And, in return, na masaya ako doon, diba? So, ganun lang yun. So, yun lang at maraming salamat sa inyo and kami sa inyo lahat.